So napansin ko mga paps, tumutulo po siya. Parang nag-overflow yan, no? Kasi dito po ako palaging pumapark, tapos kita ko po yung sahig na maraming gas na ano, marka. Magandang araw mga paps. Andito na naman tayo. So kailangan nyo pong i-off yung ano niya, fuel cap, para pagtanggal natin sa carburetor is hindi ano, hindi tatagas yung gas. O ganyan lang po yung ano, position niya mga paps. So dito po tumutulo siya sa drain niya. Yan. Tanggalin na natin. So ito na po siya mga paps. Ito po yung ano, actual na carburetor ng YTX125. So for now is cleaning muna tayo para hindi papasok sa loob yung ano, mga you know na, mga dirt. So cleaningan lang natin mga paps para sure ball talaga na walang mga ano, mga madumi. Tapos na po tayong mag-cleaning mga paps. So ang susunod na gagawin is bubuksan natin siya. At reminders lang mga paps, dapat dahan-dahan lang po sa pagbukas. Kasi baka maano, masira yung mga screws niya kasi may mga times na ano, matigas siya buksan. Kagaya niyan mga paps. Antigas. So kailangan natin ng ano, compact wrench. Pag wala naman, anong tawag diyan, yung compact. Basta may compact. Yung popokpokin mo lang yung ano, screw. So itay muna natin baka makaya ng ano, pliers. Hindi kaya mga paps. So popokin lang natin yung screwdriver tapos ano, dahan-dahang pihit. Yan. Dahan-dahang pihit pa paluwag tapos sabay pukpok mga paps. Yan po yung technique sa mga ano, matitigas na mga screws. Tanggalin muna natin yung fuel filter. So, yun yung fuel filter mga paps. So ito na. So dapat pag nagtanggal kayo mga paps is nakaganyan yung position niya para hindi mahulog yung ano, float valve. So yan po yung float valve niya mga paps. Yang malaki. Tapos dito po yung drain, dito po ano, lalabas yung mga gas na tumutulo pag nag-overflow.
Yan. Yan po yung actual na mukha niya, mga paps. So, dapat po nating tanggalin tong screw na to. Dahan-dahan lang po sa pagtanggal nito, mga paps, kasi medyo matigas to. Pag hindi na kaya, pukpok, mga paps. Tapos, sabay pihit, paluwag. So, tanggalin po natin yung floater valve, mga paps. Ito po yung nagsisilbing heart niya na bali, ito po yung sumasara kapag may gas na. At ito po yung jet, yung hawak-hawak ko ngayon, mga paps. So, pag meron kayong siren dyan, mga paps, ganituin nyo lang pag ano, pag cleaning. At mas mabuti kung meron din kayong ano, mga paps, air blow o compressor para ma-cleaning talaga siya gamit yung ano, pressure ng air. So yung mga butas-butas, mga paps, i-pressurize nyo gamit yung sirens na may ano, may laman niyang gas, mga paps, galing sa tangke. So, ito po yung fuel filter ng YTX-125 natin, mga paps. At ito po yung ano, jet na papalitan kapag nasira. Pero itry muna natin i-cleaning. Basic to basic lang muna tayo. Para pag nag-okay is hindi na tayo papalit ng repair kit. So, ito po yung actual niya. Dito po ang yung jettings niya, mga paps. Yung jet niya. So, ganyan lang po, mga paps. Bugahan nyo lang ng ano, gas. Para yung mga dumi at saka mga sticky na mga dumi na nandyan is makuha natin. At mas maigi kapag meron kayong airblow, mga paps. Airblowhan nyo rin. Kasi mas malakas ang pressure nun eh. So, diaphragm type po yung carburetor natin, mga paps. Hindi po yung kagaya nung iba na ano. So, ito po yung ano, floater valve niya. Ibabalik na natin, mga paps. Ganun lang kadali, mga paps. Ang pagtanggal lang galing sa ano, galing sa motor yung medyo mahirap na part. So, pasok nyo dyan yung jet niya, mga paps, tapos balik lang sa dati. Importante na ano, na cleaning nyo na yung mga butas niya. Tapos screw nyo. So, alalay lang na sa pag-screw, mga paps. Yung hindi lang gano'ng gaanong mahigpit. So, ang gamit namin ngayon, mga paps, is sirens at saka ano, gas. Kahit anong gas. And pang cleaning. So, ibabalik na natin siya, mga paps, para matrayalan na din.
lagyan namin ng gas yung ano niya mga paps, tapos inalog-alog. Tapos iti-check namin kung tumutulo pa ba siya, kasi sometimes pag naaalog siya is tumutulo siya eh. Check natin mga paps, tumutulo pa ba. So, 1 week na po yung lumipas mga paps na ginamit ko siya. So far, hindi naman siya tumutulo kapag nagpa-park ako mga paps. Parang may dumi lang talaga doon sa carb niya. So, thankful na rin ako na hindi ako nakabili ng repair kit at mga J-things niya mga paps. Para iwas gastos na rin. So, kung tumutulo yung ano nyo mga paps, nag-o-overflow na yung mga carburetor nyo, huwag nyo munang bilhan ng mga repair kit. Kasi pag meron naman kayong ano time, i-cleaning nyo lang muna. Cleaning na lang muna. Tapos i-check nyo kapag hindi naman talaga na ano nadala sa magandang cleaning, is yan na yung time na bibili kayo ng repair kit para iwas overflow mga paps. So maraming salamat mga paps, sana ay nakatulong po itong video sa inyo, at sana ay mag-subscribe kayo sa channel ko. So, Merry Christmas mga paps!